Hello mga ka-IT! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawing malinis at elegante ang Windows 10 sa inyong mga laptop or PC. From this to this. Curious ka na ba kung paano gawin ito? Bago tayo pumunta dyan, gusto ko munang i-shoutout sina Inspiring Moto Vlogs, Cardenis Cruz, Norman Martires, Alita Ann Bacaron at ang Team Buddy. Maraming salamat sa inyong suporta. Nagra-random shoutout ako sa mga nagko-comment sa mga previous videos ko. So kung gusto nyong ma-shoutout ang pangalan nyo sa susunod na videos, mag-comment na lang kayo sa baba. Tara, umpisa na natin! Una nating gagawin is magki-create tayo ng restore point para in case na masira yung Windows 10 natin, may babalikan tayong gumagana ng configuration. To create a restore point, click start, then type restore. Click nyo lang tong create a restore point. Make sure na naka-on yung restore point protection nyo. Kapag hindi pa siya naka-on, i-on nyo lang yan, then create a restore point. Pwede tayong gumawa dito before Windows 10 cleanup. Config. Click create. Wait nyo lang siya. Po-forward ko na lang para bumilis yung video natin. Ayan, naka-create na siya ng restore point. Then click close lang. Then okay. So meron na tayong restore point. Susunod natin gagawin ay clean the desktop. Tatanggalin natin itong mga desktop icon na to para hindi na siya mag-display dyan. So magagawa natin yan by right-clicking the desktop. Then click personalize. Then, click nyo yung Teams and the desktop icon settings, click. Then, uncheck lang natin lahat to para mawala siya doon. Then, click apply. Okay. Close. So, napansin nyo, nag-arrange siya tapos nawala yung mga my computer dyan, yung limang desktop icons na tinanggal natin. Okay? So, isusunod naman natin ngayon. Tatago natin tong mga icons na to sa isang folder or talagang tatanggalin natin siya dito. So may dalawang choices tayo, completely hide or ilalagay natin siya sa isang folder. Pagka gusto nyo i-hide na lang ito, right click natin yung sa desktop, then view, uncheck nyo lang tong show desktop icon. So wala na siya dyan. Ngayon yung sinasabi kong isang choice natin na itatago natin sa folder, pwede nating gawin ito. Ibalik muna natin siya. Then, create tayo ng isang folder, right click, then click new, then click folder. Ito, gusto ko icon lang, so gusto ko mawala siyang pangalan, pero hindi natin siya pwedeng ilagay lang na space. So, ang gagawin natin dyan, i-right click mo yan, rename, then alt, then the 255 number. So, para siyang space, pero may character yan, pero hidden siya. Pag in-enter mo yan, tatanggapin niya. Ngayon kung hindi ko nyo magawa yan, kahit na i-rename nyo lang yan, gawin nyo desktop. Pero sa akin, gusto ko yung wala akong makikita. Then, gusto kong palitan yung icon nito na parang arrow up lang. So, i-right click lang natin yan, then click properties, then customize, change icon. Bahala ka mamili dyan, pwede itong arrow up na to, pero may mas maganda dyan eh. Ito ang gusto ko. Then okay, then apply. Click okay. So yun, napalitan na natin. Pag dinouble click mo yan, mapupunta ka dun sa mismong folder niya. Ngayon, pwede nating ilipat itong buo ito. So, kailangan mo i-select yan. Pag gusto mo siya i-select, left click. Click mo lang dito, tapos huwag mong bitawan yung mouse. Left click button mo para ma-select siya. Then, pagka na-select mo na siya lahat, saka mo bitawan yung button ng left mouse mo. Then, i-drag mo lang yan dito para ma-move siya. I-replace mo lang yan. Click replace kung may mga ganyan. Pero pag wala, hayaan mo lang. Then, lagay na lang natin ito. Pwesto ko dyan dito. So, ito yung pangalawang paraan para gusto mong itago yung desktop mo. Kaya at least isa lang nakikita mong icon dyan. So, ngayon, malinis na yung desktop natin. So, isusunod naman natin ngayon yung taskbar natin. So, medyo yung taskbar natin magulo siya. So, hindi mo makita yung mga icon na nandyan, supposed to be, kasi ang daming nakalagay dito. So, mayroon pa dito, mayroon dito.
Ayan, no? Dalawa yung inoccupy niya. So, ang gagawin natin yan, tatanggalin muna natin to. Itong task view, Cortana, then itong search box na to. Tatanggal natin yan by right-clicking the taskbar. Then, uncheck nyo lang to. Click nyo itong show Cortana button. So, nawala na siya dyan. Ulitin nyo uli yung right-click ng taskbar. Then, uncheck nyo din uli yung show task button. So, nawala na siya dyan. So, isusunod nating tanggalin to kasi hindi naman na siya kailangan dyan. Kasi kung anong itatype mo dyan, magagawa mo na rin dito pag clinic mo itong start. So, pwede ka na rin mag-type dyan. So, hindi na siya kailangan dyan. Tatanggal natin yan, right-click na naman sa taskbar. Then, sa search, check na lang natin itong hidden na to. Click nyo yan. Nawala na siya. Now, itong taskbar na to, meron nakalagay pa na text. Ang gusto natin dyan, tanggalin na yun natin yung text dyan at ang makikita lang natin dyan yung icon niya para hindi na siya mag-consume ng space dito. So, magagawa natin yan by right-clicking the taskbar again. Then, click nyo yung taskbar settings. Then, dito sa combine taskbar button, piliin natin dito yung always hide labels. Click nyo yan, nawala na siya doon. Then, pwede din nating i-use small taskbar button, i-on natin to para lumiit. Usually, ito, ino-on ko rin to. Prepared nyo na yan kung anong gusto nyo. Pero sa akin, gusto kong i-hide yung taskbar ko pagka desktop mode ako. So, hindi siya nakikita. Then, close natin to. Nawala na yung taskbar ko sa baba kasi naka-auto-hide na yan. Ngayon, kung gusto nyong lumabas yan, ilagay nyo lang yung mouse nyo sa baba, lalabas na yan. Papakita nyo yung taskbar nyo. Then ito, sa akin, hindi naman siya importante. So, gusto ko, tanggalin ko na lang yan. I-right-click nyo din lang yan dyan. Then dito sa news and interest, i-turn off ko na lang. Click nyo yung turn off, so nawawala na siya dyan. So, meron lang tayong gustong gawin na i-center tong mga icon sa taskbar natin para mas maganda siya. So, magagawa natin dyan by right-clicking taskbar. Then make sure na itong lock the taskbar na to naka-uncheck para ma-center natin yung icons na yan. Uncheck nyo muna yan. Click nyo. Then right click again. Punta tayo sa toolbars. I-check natin itong links. Then itong links na to ilalagay natin dun sa pinaka left corner niya. So hanggang dito sa dulo. Then itong double line na to idadrag na lang natin siya dito para maging center siya. Tatantiyahin nyo na lang kung saan ang center ng screen. So, siguro sa akin dito. Para mawala itong links na to, may right click nyo lang to, then uncheck nyo yung show text. Then uncheck nyo yung show title. Then right click again, i-click nyo na lang yung lock taskbar. So, ayan, nasa sentro na siya. Ngayon, sa tingin nyo hindi siya center, pwede nyo siyang baguhin. Unlock nyo uli, tapos i-drag nyo uli ito. Para ma-isentro nyo talaga. Then, ilock nyo uli yung taskbar. Sa akin, yung color ng Windows ko, gusto ko siya dark. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyo, kung yung light o dark. Pwede nyo siyang baguhin pag nag-right-click kayo dito sa desktop, then personalize. Then, dito sa colors, piliin nyo lang yung dark or light. Pero sa akin, gusto ko siya dark, hindi masakit sa mata. Then, itong Windows colors ko, mas gusto ko siya gray. Okay, then you can close it. Ayan, so medyo malinis na yung desktop natin saka yung taskbar natin. Naka-center na. Ang kulang na lang natin dito is yung wallpaper natin. Kailangan nating mag-download ng mga wallpapers. Ibibigay ko yung link sa baba kung saan kayo pwedeng makapag-download ng mga wallpapers, mga gandang wallpapers. Pero depende na lang sa inyo kasi madali na lang humanap ng mga background wallpapers ngayon. Naglagay ako ng link sa description sa video na to kung gusto nyo humanap ng mga wallpapers para sa laptop or PC nyo. Nagagawin din natin ngayon. So, maghanap tayo ng mga gandang wallpaper sa internet browser natin. Sa Google Chrome, then type nyo lang itong wallpaperhub.app, makakapili tayo dyan ng mga wallpapers. So madami yan, mamili na lang kayo. Meron din ditong wallpapers, click nyo lang yung wallpapers. At meron pa akong isang link, ito ay yung pexels.com. So, magaganda rin yung wallpapers dyan. I-try natin itong i-download. Download tayo dito. Click nyo lang yan. Download din natin to. Just click and download. Okay. So, may dalawa tayong na-download na wallpaper.
Nandito yan. Download folder natin. So, i-move na lang natin to. Kakat ko to sa pictures. Create na lang tayo dito ng wallpaper folder. Para alam natin kung saan natin nilagay. So, yan yung dalawang wallpaper natin. Kung mahilig kayo sa kotse, pwede nyo rin i-download to sa mga cars. Ilalagay ko rin yung link sa baba na download din natin yan. So now, pwede na nating palitan yung desktop wallpaper natin. So right click lang yan, then personalize. Dito sa background, i-browse natin yan. Then nandito siya sa pictures wallpaper. So ito yung ilagay natin. Then dito sa lock screen mo, para palitan din natin to. Itong lock screen na to, ito yung pag nagla-login ka, yung background mo, ganyan. So gusto din nating palitan yan. Click mo lang din yung browse. Punta ka uli dito sa pictures, wallpaper. Then ito ilagay natin. Okay, so ayan na siya. Medyo gumanda na siya. Hindi katulad dati na magulo. Yung taskbar mo naka-auto hide. Makikita mo lang siya kung ibababa mo yung mouse mo. Alright? Hindi pa tayo tapos dyan. Kulang pa yan. Maglalagay tayo ng mga parang widget dito na mga monitoring ng system natin. CPU, pwede nating ilagay dito sa right side. Depende sa gusto mo. Tapos, pwede nating lagyan ng time at mga icons dito na shortcut. To do that, kailangan natin ng isang software na i-install dito sa laptop nyo or PC. Yun ay ang Rainmeter. So, yung description sa baba din, ilalagay ko sa video na to kung saan nyo madadownload. Pero ipapakita ko din sa video na to kung paano natin i-download at i-install. Dito sa internet browser natin, type lang natin itong rainmeter.net para i-download yung desktop customization tool. So, free to na pwedeng pagandahin yung mga desktop natin. Click nyo lang itong download final kasi ito beta release pa. Mas maganda, stable na program. And i-download na niya. And after downloading, click nyo lang yan para install natin. Click OK. Standard na lang natin. Then click install. Then click yes. Install nyo yan. Then run Rainmeter. So ito yung makikita natin after nating i-install at i-run yung Rainmeter. Ito yung default niya. Skin ang tawag ng Rainmeter dito. Itong mga to. Itong date, system sa kadis. Makikita natin kung ano ang skin na naka-install sa laptop natin dito sa Rainmeter mismo. Para siyang isang patak ng ulan. Click mo lang yan. So ito yung active skin niya. So yung clock, disk, system unit, saka welcome. Ito yung default skin na nakalagay pagka-install mo. Meron na siyang Illustro skin. So ito yung mga laman niyan. Clock, disk, meron din siyang Google, pero hindi siya active, hindi siya nakaload. Yung mga skin na to, pwede mo siyang piliin, pwede mo siyang i-load or i-unload. Since hindi natin gagamitin ito kasi magda-download at mag-i-install tayo ng bagong skin na maganda, i-unload lang natin ang mga to. Dito mo ma-unload yan. So, ito yung active skin, apat yung active skin niya na nasa Illustro. Click mo lang yung clock, unload mo lang, mawawala na siya. Tapos yung disk, nandito yung disk 1 and 2, drive C and drive D. So, i-unload din natin yan, load, unload. So, wala na din siya. Ngayon, yung sa system, dito, i-unload lang na natin, so wala na siya. Tapos ito yung welcome to Rainmeter, nandito siya, i-unload na rin natin. Parang wala na siyang load sa Rainmeter natin. Parang tinanggal muna natin kasi mag-i-install tayo ng mga bagong skins na medyo classy. Meron tayong dalawang website na famous kung saan pwede kang makapag-download ng magagandang skin para sa Rainmeter. Meron akong napiling skin na install natin dito, pero pwede kayo ding mamili at kayo na mismo ang mag-install. Pero dito sa ating demo, yun ang i-install natin. Punta lang tayo sa internet browser natin. Ito yung isang website na kung saan pwede tayo mag-download ng Rainmeter skin. Yung visualskin.com. So, ilalagay ko din yung lahat ng link sa baba para pwede nyo na lang i-copy and paste. Itong website na to, pwede nyo na agad i-download saka i-install yung skin na napili nyo.
Pero dito sa isang website na to, yung DeviantArt, kailangan mong mag-register para makapag-download ng skin. Medyo magaganda yung skin dito, kaya need nyo pang mag-register. Pero madali lang mag-register. So, click nyo lang yung join, then click nyo lang yung username. Nakapag-register na ako dito, nagyan nyo lang yung email nyo dito, tapos confirm, tapos password. Nagyan nyo yung date ng birthday nyo. Join lang kayo dito, click nyo lang yung join pag na-fill upan nyo na yan. Tapos magpapadala yan ng confirmation sa inyong email. Pagka kinonfirm nyo yun, so member na kayo ng Deviant. So pwede na kayong mag-login. So login na lang dyan sa akin, meron na akong account. Makakapag-login na. Yan. So pwede na akong mamili. Balik tayo dito sa Visual Skins. Ang gusto kong i-download dito is yung magiging transparent tong taskbar dito. So merong skin doon na pwedeng gawin yan. So i-download natin. Search ko lang yung translucent taskbar. So ito, translucent. Click lang natin yung translucent taskbar na yan. Close nyo lang yan. Then doon sa baba, may makikita kayong download. Click nyo lang yung download na yan. Then i-install na natin. So click nyo lang install. So na-install na niya. I-load lang natin yan dito sa Rainmeter. Balik tayo dito sa Rainmeter. So makikita na natin dito yung dinownload saka in-install nating skin. I-activate lang natin yan or i-load. Click nyo lang yung load dito. Take note nyo to, yung black background ng taskbar nyo. Pagka niload natin yan, so see, naging transparent na siya, hindi na yung pinaka-black. Okay, yan yung translucent taskbar. So download natin uli yung isa pang skin na gagamitin natin, yung Inside Dream. So search nyo lang yung Inside, then click nyo tong Inside Dream. Kukunin natin dito is itong date na to, since parang klase siya, yan ang napili ko. Download din natin yan, click nyo lang yung download, then install. Click nyo lang yung install. Balik tayo sa Rainmeter. So makikita nyo uli yan, nandyan na uli sa list. So ang pipiliin natin dyan yung clock, i-load natin, so andyan na siya. Pwede mong ilagay doon, pwede mong i-center, depende sa'yo kung saan mo gustong i-position sa screen mo. Sa akin, dito ko siya ilalagay. Okay. Tapos, itong visualizer, ito yung pagka nagpi-play ka ng music, sumasabay yung up and down ng bar niya. I-try natin yan, i-load. So andyan siya. Pwede mo siyang ilagay so kung saan position mo gusto. Kung nandito siya, gusto mo ilagay dyan or dito, i-drag-drag mo lang. I-test natin yan. Ganito yung kalalabasan yan pagka nag-play tayo ng music. So, yan eh, sumasabay. Pagka may play ka. Pagka nag-play ka ng music. Okay? Close na natin yan. Now, gusto kong maglagay dito nung system monitoring ko para makita ko kung ilan yung ginagamit na memory sa laptop ko, yung RAM, CPU, at network. Magda-download uli ako ng isang skin para dyan. So may nagustuhan ako dyan, yung app and light. Search natin yung app and space. Then lalabas tong app and lights. Click nyo lang yan. Ito yung kalalabasan ng skin. So, gusto ko yan, kaya i-download natin. After download, install natin. Then click to install. Take note, i-uncheck mo lang itong up in the lights, redox, saka apply included layout para hindi mawala yung ginawa natin kanina. Then click install. So minimize natin yan at puntahan natin uli yung Rainmeter. Makikita na natin siya dito. Up in the light. Gusto nating ilabas lang dyan itong battery, yun ang ilo-load natin. CPU, ilo-load natin. Network, load. So, kung gusto mo din yung wifi, pwede mo siyang i-load. Kung hindi, pwede mo rin siyang i-unload. Ito yung CPU, i-drag mo lang. Lagay mo sa gilid. Ito, i-drag mo din. Network. Ito, battery. Ito, pwede natin unload to. Hindi man natin kailangan yan. Balik tayo sa Rainmeter. Unload mo na lang yung wifi. Okay, so tatlo.
makikita mo yung CPU, network niya, saka battery. Gusto ko idagdag pa rin yung RAM. So, dagdag natin yung RAM dyan. Makikita natin dito yung memory, then load. So, nandito siya. Siguro, ilagay natin dito sa baba niya. So, meron kang system monitoring kung ilan na yung nagagamit mo, yung battery. Okay, so ito yung final skin natin na download natin sa Visual Skins. So, save natin to dito. Layout, exclude yung unloaded skin, tapos include mo yung current wallpaper. Then, pangalanan mo yung skin mo na to. So, sabihin natin my team 1. Then, save. Pag niload mo to, yan ang i-display niya. Kasama na yung wallpaper niya. Try natin i-display, i-load tong default. So, yan yung default. Ngayon, pagka pinili ko yung my team 1, kayo nang niload ko, yun ang i-display niya. I-try natin mag-download ng isang skin sa DeviantArt. Balik tayo dito sa internet browser natin. Ito natin yung DeviantArt. Meron nang kung napili dyan. Search natin itong Brera. Hirap i-pronounce. Bahala na kayo dyan. Search nyo lang yan. So ito, click ko yan. Then dito, pwede natin i-download. Click natin sa download. Install natin, then uncheck nyo ulit ito, ito, then install. So, ang gusto natin dito, itong icon shortcut na to, kasi maganda siya eh, kaya yun ang kukunin natin dito sa skin na to. Okay, kita natin yan, yun ang iloload natin, yung dock. Yung dock importante sa atin, ito iloload ko. So, yan. Yan ang gusto ko, lagay muna natin yan dyan. Then, kuha pa tayo ng ibang skin sa DeviantArt. Search natin ang Rubik. Search. So, ito. Click nyo lang yan. Then, click download. Then, install natin. Tanggalin nyo yan. Saka ito. Install. Then, puntahan natin itong time meter. Piliin natin itong clock. Natin yung clock, load natin. Kung gusto niyo itong CPU, load nyo. RAM, load natin. Then yung visualizer, load din natin. Minimize natin yan. Pwede natin ilagay dito yan. Mamimili ka dito. CPU, pwede mong ilagay dito. Itong RAM, pwede mong ilagay dito. Depende sa'yo kung saan mo gusto. Yung maganda yung makikita mo siya. So yan, pwede nang gawin ko yung My Team 2. Pwede nating i-save as yung My Team 2. Include yung current wallpaper saka exclude yung downloaded skin. And save. So may dalawa tayong team na pwede mong pagpilian. So ito yung una, yung My Team 1. Yung My Team 2. Itong My Team 2 na to, pwede mong palitan ng wallpaper. So, palitan natin siya. Tayo dito sa pictures. So, ito yung gusto kong gawing desktop wallpaper. So, right-click mo lang, then set as desktop background. So, napalitan na siya. So, pwedeng i-save ko yan ng My Team 2. Save. Replace mo lang. And close. Then, pwede kong magpalit-palit ng My Team dyan. No. Palitan niya. Pagka My Team 2, papalitan niya. So, ito yung pinaka-layout ng rain meter. Medyo maganda ito. Ito rin, maganda si. May shortcut ka dito. May computer. Meron kang may documents. So, naka-shortcut ka na dito. See, maganda na siya. Hindi katulad dati na ang daming icon sa desktop mo. Alright, ngayon, depende na sa inyo kung anong wallpaper ang gagamitin nyo. Be creative. Mamili kayo, madami dyan. Madami din kayong makikita dito sa Visual Skins, saka DeviantArt na mga skins na pwede nyong ilagay. So, pwede nyo siyang i-mix. Gusto nyo isang skin, yung buong skin, siya din lang yung laman niya. So, magkakaparehas na ginagamit nyo. Yung ginamit kasi natin, dalawang skin,
kinuha natin yung clock sa isang skin, yung isa, doon natin kinuha yung visualizer. So, combination yung ginawa natin. Pero depende sa inyo kung okay kayo sa isang skin or i-combine nyo. At depende na sa inyo kung anong gagamitin yung wallpaper. Okay? Hayun mga ka-IT, sana naging malinis at gumanda ang Windows 10 sa inyong mga laptop or PC after nyo gawin ang mga tips sa video na to. Kung gusto nyo pang mas mapaganda ang wallpaper sa inyong laptop na parang ganito, i-comment na lang sa baba para gagawa ako ng video at tutorial kung paano ito gawin. Pag nagustuhan niyo yung video na to, pakiclick na lang yung like, subscribe at bell notification sa baba para updated kayo lagi sa mga bagong videos na ilalabas ko. Thank you for watching. Keep safe. Bye-bye!